Mula sa Far East Broadcasting Company, Philippines, narito ang isang programang tatalakay sa iba't ibang kaisipan, ugnay sa ating kultura at mga kaganapan na ang magbigay ng liwanag sa usapin ng wastong katuruan at kaugalian. Kamalayan, kasama si Pastor Chevo Banzuelo. Isang mapagpala at mabiyayang araw, mga kapatid. Kumusta na po? Kayo po ay nakikinig sa programang Kamalayan. At ang atin hong programa ay pwedeng masubaybayan gamit po ang FEBC Radio TV. Tayo po ay napapanood din sa Facebook Live at YouTube channel ng 702 DZAS FEBC Radio TV. Gayon din sa channel 185 sa GCTV. Yan po ay tuwing Linggo, alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Tayo po ay dadako sa ating pag-aaral at pinag-uusapan po natin ang isang buhay na makabuluhan. Ano nga ba ang buhay na makabuluhan? Ano po? Sapagkat kung titingnan po natin ang takbo ng buhay, merong simula, merong dulo. At sa pagitan po ng simula at dulo ay napakaraming kapasyahan. Ang sabi nga ng isang author, ang reason daw po kung bakit ang tao ay merong regret sa buhay ay sa kadahilanan na meron tayong kapasyahan. Totoo nga, no? Kung wala po tayong kapasyahan, wala tayong desisyon sa mga bagay-bagay, wala tayong regrets. Pero dahil meron po tayong mga kapasyahan, mga desisyon, so nagkakaroon tayo ng mga regrets. Ngayon, ang problema, pagka po tayo ay nagkaroon ng mga maling desisyon, pagdating sa dulo ng buhay, naiiba yung pananaw . Sabi nga ng isang author, kanya namang tinalakay yung tinatawag na regrets of the dying, no? Ibig sabihin, ano daw ba yung mga pinagsisisihan, pinanghihinayangan ng mga taong malapit ng mamatay? Alam nyo, napakahalaga nung kaisipan na yon sa kadahilanan po na iba yung pananaw pag nandun ka na sa dulo. Kasi sa kasalukuyan, kung hindi mo iniisip yung kamatayan o inaakala mo na malayo pa ang kamatayan, nandoon po yung kaisipan na pag nagkamali, maitutuwid pa . Pag nagkamali, pwede pang ayusin. Pag nagkamali, may bawi pa, di ho ba? Kaya nga paminsan po, hindi tayo masyadong nag-iisip sa mga kapasyahan dahil iniisip naman natin, pwede namang bawiin. Kahit sa pera, minsan ganyan ang mentality. O bakit hinayaan mo na lang na yung nabili mo hindi naman okay? Sasabihin ng iba, mura lang naman. So, ibig sabihin, merong kaisipan na nakapaloob na nagsasabing meron pa akong pambili, kaya can afford ko magkamali sa aking kapasyahan. Pero yun nga, pag tayo po'y nasa dulo ng buhay, ibang-iba ho ang pananaw. Sapagkat alam natin na time is short, kahit sabihin mong marami ka pang resources, darating na yung panahon na maghihiwalay na kayo ng mga resources na yan. So, ibig sabihin, pagka nasa dulo ng buhay, naiiba yung pananaw. Kaya nga sabi nila, yung mga bagay na pinipili natin ngayon at sinasabi nating mahalaga may not be the most important pagdating sa kabilang dulo ng buhay, pag malapit na. Yung mga bagay na pinaglalaanan mo ng oras, ng panahon sa kasalukuyan may not be the most important pagdating sa kabilang dulo ng buhay. So, ibig sabihin, yung priorities natin, yung tinitingnan natin, tinatanaw nating mahalaga, may not be the most important pag tayo po ay nasa kabilang dulo ng buhay. Kaya napaka-importante, mga kapatid, na talagang pag-isipan. Ano ba ang dapat gawin sa buhay na ito? Anong dapat na pagpasyahan? Sapagkat ang ayaw po natin, yung bang hahantong tayo sa dulo, after so many decisions, opportunities, so many blessings in life, tapos ang masasabi lang natin sa dulo, sayang, nagkamali ako ng aking mga pinagpasyahan. Aba, hindi naman maganda yon. So para maiwasan po ang ganong klase ng scenario, which I'm sure ayaw din po ninyong mangyari. Sino ba sa atin ang gustong mangyari yan? I remember one time listening to a business-related na radio program at yung pong ini-interview ay tinanong, ano po bang maire-recommendan yung negosyo? And to my surprise, ang kanya pong tanong doon sa
nagtanong, no? Tinanong niya yung nagtanong. Sabi niya, ilang taong ka na ba? So sabi ko, habang ako po'y nagmamaneho, dahil nakikinig ako habang nagmamaneho, sabi niya, kasi kung ang iyong pipiliing negosyo ay high risk at ikaw ay meron ng edad, sabi niya, hindi ko maire-recommend. Dahil pag ikaw ay bumagsak, napakahirap ng bumangon at bumawi. Pag low risk, bagamat sabi nga eh, maliit din naman yung possible income, but there is steadiness and more or less, yan po ay predictable. Yun nga lang, hindi ganun kalaki ang kikitain. Pero napakaganda ho ng perspective na kanyang ipinapaalala dahil totoo nga naman, at some point in time, ayaw natin na magkaroon ng malaking pagkakamali. Ayaw nating malagay sa pagbabaka sakali. At bilang mga anak ng Diyos, hindi rin po nais ng Panginoon anumang edad, whether bata o may edad, na tayo po ay magbabaka sakali. Kaya nga yung kalooban niya ay gusto niyang malaman natin, di ba? Sa Proverbs, very important po yung sinabi sa atin na layunin po ng Proverbs. Bakit ba isinulat yung wisdoms? Doon po makikita natin sa kawikaan o tinatawag nating Proverbs. Ang sabi po doon sa opening statement, sa Proverbs chapter 1, verse 1 hanggang doon po sa verse 4. These are the Proverbs of Solomon, David's son, king of Israel. Their purpose is to teach people wisdom and discipline, to help them understand the insights of the wise. Their purpose is to teach people to live disciplined and successful lives, to help them do what is right, just, and fair. And then verse 4, these proverbs will give insight to the simple, knowledge and discernment to the young. Gustong-gusto ko yun, ano? Kasi sa totoo lang, mga kapatid, pag tinignan po natin ang buhay, syempre, ayaw nating magbaliktanaw na sasabihin natin, sayang, dapat pala ganito ginawa ko. Ayaw natin ang may panghihinayang. Kaya nga, napaka-importante na as we go through life, we make sure na yung ating mga kapasyahan, yun ang tama. Kaya ang tanong ito, ano bang pinagbabasihan ng ating kapasyahan? Abay, tingnan nyo po kung bakit kailangan natin ng Diyos. Una, alam natin na yung kaalaman natin is very limited. Ang isa pong magandang pagbabasihan ng kapasyahan ay yung pong information. Now, if we do not have sufficient information dahil limitado tayo, well, ano pong mangyayari sa ating kapasyahan? So sa panahon po ngayon na mayaman tayo sa impormasyon, alam po natin na marami pang kulang na impormasyon, di po ba? So ibig sabihin, even the most knowledgeable man will still need God in his life. Ano pa? Yung tinatawag na wisdom. Ano ba yung wisdom? Wisdom is the proper use of knowledge or information. Dahil may mga tao pong maraming impormasyon pero hindi alam kung paano gagamitin ito. So yung wisdom, alam nating gamitin itong mga information na ito and we use them properly and well to yield the best result. Kaya lang, ang wisdom po is something that is still being developed sa ating buhay. Ibig sabihin, kahit nakilala ka as a person of wisdom, nandun pa rin tayo sa stage na inaalam pa rin natin ang buhay, di ba? Kaya hindi pa pwedeng magre-rely lang tayo. Kaya nga ang advice din ng Bible, kailangan po, we have many counselors, no? Yung advice of many, yung tinatawag na collective wisdom is very important para tayo po ay magkaroon ng tumpak na kapasyahan or more or less maganda at tamang kapasyahan. Ano pa ang problema po sa tao? Yung unpredictability of life. Maraming bagay po ang hindi tiyak at yan naman po ay alam na alam natin. Just a few years ago, na-experience ng ating generation ang isang bagay na na-experience po ng mga tao only 100 years ago. Imagine, ano? Yan po yung pandemic. Yung huling pandemic daw was 100 years ago. So, ibig sabihin, isang bagay na bago sa atin, and we realize na sa kabila po ng advancement sa technology, communication, medicine, at kung ano-ano pa, grabe ano, yung bang malalagay tayo sa sitwasyon na hindi natin inaakala na pwede pa pala nating maranasan. Grabe yun. Especially nung time na
tayo po ay naka-quarantine, bawal pong lumabas, no? Kung maalala po ninyo, talagang kahit nandyan lang sa kabilang barangay yung iyong kamag-anak, hindi mo mapuntahan. And alam po natin ang pinagdaanan natin noon. Now, the reason why I am bringing this up ay yung katotohanan po na hindi talaga tayo pwede magmalaki sa Diyos. So, to have a meaningful life, we have to rely on God's wisdom. At ang kagandahan po sa wisdom ng Diyos, ito po ay pinagkaloob. Kaya nga, sabi ho rito sa talata, etong wisdom na ito, binibigay po sa atin. And the purpose of this wisdom is to help us live disciplined and successful lives. Now, nakakatawang isipin yun, ha? Disciplined and successful lives. Kasi oftentimes, gusto natin ang success, pero ayaw natin ng process. No? We want the product but not the process. The result but not the way to attain the result. So yung pong discipline is very important. Tatlong bagay po ang kanyang binigyang diin sa dulo. To help them do what is right, what is just, and what is fair. Sabi ko nung inaaral ko to, no? O nga, no? Ito yung mga bagay na pag nagawa mo ng tama, napili mo, you look back and you will have either no regrets or very little regrets. Pinili mo what is right. Unahin pa natin yan. Diyan pa lang hon, apakahirap na eh. Kasi nga, sa panahon po natin ngayon, alam natin yung challenge na napakaraming iba-ibang opinion, all claiming to be right. Meron nga tayong mga fake news, meron po tayong mga half-truths, mga false information. Naglipa na po yan. I remember attending a seminar, ang kanila pong tinalakay, yung Gen Z, yung mga kabataan na isinilang at lumaki na merong gadgets. At pinaliwanag po ng aming seminar speaker na mahirap dahil ito yung generation na nasanay na yung kanilang mga preferences, yung kanilang mga decisions ay galing na po sa mga influencers, napanood sa social media. Hindi naman po lahat mali at hindi naman lahat inaccurate. But the bottom line is, compared sa mga wala po sa virtual world, we hear less noise. No, kung wala kang social media, mas konti ang nadidinig mo. Kung may social media ka, sa dami ng mga influencer dyan at opinion, abay, mas malawak ang exposure mo. Mas nakakalito kung tutuusin, especially if you do not know how to sift through all this information. Kaya yung konsepto ng tama, minsan may mga kausap ako na ang kanilang definition ng tama, basta wala kang nasasaktan, wala kang naaargabyado, wala kang ginagawang quote and unquote, sabi nila mali. Ngayon, ang question natin, paano mo nasabing walang mali? By what standard? No? Kasi pabalik tayo sa isang pamantayan. Kaya paminsan po, ang akala ng iba, as long as walang na-o-offend, walang nagagalit, walang naapekto ang iba, ay hindi po ito kasalanan. But again, the Bible tells us what is right. Dahil may mga tao po na kaya sila hindi nasasaktan dahil wala silang pakialam. May mga taong hindi na-o-offend because basically, wala rin silang pakialam sa iyo. Ngayon, ang mahalagang maunawaan po natin, hindi dahil sa ganoon ang kalagayan, tama na ang kapasyahan. Kaya babalik at babalik tayo sa sinasabi ng Bible kung ano po ang tama. To do what is right. Not just to know, but to do what is right. Kasi magkaibang level yan eh. To know what is right and to do what is right are two different things. Alam po natin na mahirap malaman ng tama at malaking hamon ang implementasyon ng tama. Sabihin nyo, paano naging mahirap, Pastor? Sample ha, sample. Minsan ho yung simpleng pagtawid sa tamang tawiran, lalo na pagka hindi comfortable o yung medyo inconvenient, akit sa taas. Minsan nga, natatawa na lang ako dahil sabi ko, tingnan mo, no, gumawa nga naman ng tawiran sa taas. Tapos yung ilalim, naging silungan. Silungan ng ano? Silungan po ng mga halimbawa na iinitan, pagka umulan, doon sumisilong. Pero kahit may tawiran sa taas, karamihan po, nagtatakbuhan pa rin sa ibaba. So para bang ano ba yung point? Ang idadahilan ng iba, masyadong mataas, mahirap. Now, yan nga po ang problem. We want to do what is right, but we want convenience at the same time. Hindi po sa lahat ng pagkakataon, yung tama ay makukuha natin through convenient means. So, to do what is right. Pangalawa, to do what is just. Ano ba yung matuwid? Hindi naman kasi lahat ng sabihin nating tama ay nakukuha natin sa tamang paraan. Di ba?
Anong ibig kong sabihin? Minsan po kasi ang tao ganito eh. Yung bang, halimbawa, may sinabi kang nakakasakit na mga salita. At ang justification mo sa pagsabi ng mga nakakasakit ay ganito. Eh tama naman ah. Totoo naman, di ba? So para bang dahil ba ang iyong sinabi ay totoo? Eh nangangahulugan ba na pwede mong sabihin ito sa nakakasakit na paraan? Or pwede ba nating isaalang-alang yung ano ba yung better way of saying it? Di ho ba? Na yung bang kahit balikta rin, alam natin na ginawa natin ang tama. So kadalasan po na o-overlook natin yan. Paminsan nga, nakikita ko ho, no, meron po akong isang kakilala na meron po siyang pinauupahang mga apartments. At alam niya po ang challenge eh, kasi may mga taong hindi makabayad, so kailangan paalisin. So there were times na sasabihin niya, bibigyan ko po kayo ng ilang buwan para makaalis kahit na hindi nabayad. No? Hindi naman po laging ganun. Baka mamaya tanungin niyo ako sino yon at doon kayo maglilipatan. Ano? Pero kaya ko sinasabi yan, just to show na sometimes may karapatan ka naman talagang paalisin kung hindi na nagbabayad. Pero kung alam mo talagang nagipit, natanggal sa trabaho at walang matitirahan, eh yung bang nandun yung matuwid na pamumuhay na alam mo na you're extending grace to the person. So, hindi mo na maibabalik yun eh. Dahil kung pinalayas mo yan ng ganun-ganun lang at nagkasamaan kayo ng loob, maaaring nasa tama ka legally, pero alam mo na yung iyong ginawa ay hindi rin makatao. Kaya very important po na we practice yung what is right, what is just. Ano po? Ngayon, pwede bang maabuso? Well, nandyan po ang pang-aabuso lagi. Hindi naman nawawala. Pero alam nyo, ang kabutihan ay hindi natin panghihinayangan kailanman. Kaya nga, papasok tayo sa pangatlo. What is fair? Ano yung patas? Ang ibig sabihin nito, kung ilalagay ka sa magkabilang dulo ng kapasyahan, eh ano ba yung patas? I remember growing up, no, tatlo kaming magkakapatid. At pagka ho may nagbibigay sa amin ng tsokolate, bilang middle child, ako ang gitna eh. Ako ang lagi naaatas ang tagahati. Pero habang hinahati, meron hong batas yan. Ano ho ang batas? Ang batas ho sa amin eh, kung sino ang naghati, siya ho ang huli. Huling pipili, kahuli-hulihang pipili. Bakit? Eh kasi kung ako po naghati at ako unang pipili, eh alam nyo naman, pwedeng dayain mo yon, pwedeng lamangan mo ng konti, di ba? Ngayon, pagka ikaw ang huling pipili, pero ikaw ang tagahati, so pag-aaralan mo ngayon, ano ba yung best way na hatiin ito, na kahit yung pinagpilian ang mapunta sa akin, hindi kalugihan, hindi ako talo, di ba? Kahit alin doon, okay lang. So ganyan kami pinalaki, na iniisip mo ano yung papatas. Naalala ko nga po nung nasa high school kami ng kuya ko, tapos yung bunso po is elementary. May ilang properties po na itinurn over ng parents namin sa amin. Dahil ang sabi nila, alam nyo, gusto namin ngayon pa lang, meron na kayong peace of mind para pagtanda ninyo, may idea na kayo kung saan kayo titira at ma-enjoy ninyo at hindi nyo pag-awayan. Kasi nga naman, paminsan, di ba, yung pang may mana, pero yung mana naging sumpa. Bakit? Kasi hindi nagbigay ng instructions. Paano? So ano nangyayari ngayon? Demandahan yung mga anak. Nag-iwan ka nga ng kayamanan, nagkagulo naman yung pamilya. So yung parents namin, just to be spared from that situation, they had a wisdom to transfer some of the properties at sinasabi nila, ito ang mapupunta sa iyo. So ikaw din, alam mo na, okay, dito ako. Makakapag-project ka. At the same time, hindi ka na mag-iisip na maglalamangan kayo. Tao eh, di ba? Ganyan ang tao kahit sino. Kaya napakaganda ho ng ginawa. No? Yung mother ko, dahil sanay po siya sa mga pag-subdivide ng mga properties, real estate, hinati niya at sabi niya, okay, itong isa medyo malaki dahil yung location nito medyo looban. Itong isa medyo maliit pero prime lot ito dahil nasa harapan, may access sa kalsada doon sa main road. Bagamat lahat may right of way. Ngayon, pinaliwanag niya sa amin na iba-iba ang sukat, pero based on current value, pare-parehas ng halaga yan. So, ang unang katanungan po sa amin, hindi ko makalimutan yung mga pagkakataong yon, patas ba? Tingin.
Patas po. So ang sumunod na tanong, kahit anong mapunta, patas ba? Tingin. Opo. Anak ko, yung sumunod na eksena, medyo nakakatuwa. Naglabas po ng tasa. Nilagay doon yung mga pangalan namin, tatlo kami. At bubunutin kung ano mapupunta sa'yo. So ibig sabihin, because we all agreed, tatlo kami sumang-ayon na patas, tama ang pagkakahati, walang lamangan, so kahit alin, okay lang. At ganyan po nahati, di ba? So, alam mo yung fair is very important eh. Many times, may mga issues po even with families na ang issue is fairness, yung pagiging patas. At karamihan sa regrets natin dito sa tatlong bagay na ito, nanggagaling. Hindi natin ginawa kung ano yung tama. We did not choose what is right. Oh, siyempre, pagbalik tanong mo, bakit ko ba ginawa yung mali? Alam kong mali. O kaya, ba't ba hindi ko alam na mali? So, kadalasan ganyan po. Ano yung tama? Pangalawa, yung matuwid. Yung sabi nga natin, maybe you're right, but you did not do it the right way. Ang issue po rito is yung ating pagpili ng tama sa tamang paraan. Kaya minsan nagkakaroon ng problema o mga issue dahil nagkakasagasaan ng mga kalooban, di ba? Dahil walang pagsasaalang-alang sa kung ano yung matuwid. So as we mentioned earlier, napaka-importante po na hindi lang yung tama, kundi yung tamang paraan. Para makita natin na baliktanawan mo man ito, hindi ka magbabaliktanaw na magsasabing, dapat pala merong better way to do it, yun na lang ang pinili ko. Bakit ba yung ganung pamamaraan? Di ba? Kasi misan po, tama nga yung ginawa mo. Kaya nga sabi ko sa inyo misan, may mga taong intentional na mananakit ng kalooban, pero ang kanilang justification eh, tama naman, di ba? Oh, nakakasakit ng kalooban, pero sasabihin mo, tama naman, di ba? Na parang bang sa isip tuloy ng taong nasaktan, eh tama nga yung sinabi mo, pero bakit naman sinabi mo sa ganung paraan, o bakit ganun ang iyong pamamaraan? There is a better way to say it, di ba? Or to do it. Bakit sa ganung paraan makakasakit? At yung pangatlo po, as we mentioned, yung patas. So, simpleng mga bagay, ano? Pero ganyan eh, karamihan ng regrets natin, nahuhulog sa tatlong yan. Alin man dyan. Babaliktanaw ka, hindi ako naging patas doon. O kaya may regrets ka, dapat pala ganito aking ginawa dahil mas patas tong pamamaraan na ito. Kasi ang idea ho niyan, kahit magkabali-baliktad, di ba yung sabi ng Panginoon, huwag mong gagawin sa kapwa mo yung makakasakit. No? Gawin mo sa kanya yung gusto mong gawin din niya sa'yo. Na pag ginawa niya sa'yo, ikaw din, magugustuhan mo. So, ibig sabihin, kahit saan ka mang ilagay, kabila ang side, walang magiging problema. Dahil, alam mo, pinili mo yung tama. Ang pinakamasakla po, pag nalagay ka sa kabilang side, ayaw mo, pero sa kabilang side gusto mo, may ibig sabihin nun, merong mali sa ating sukatan. So, yung wisdom is given to us to have that meaningful life. At yung meaningful life na yon is a life that is pleasing to the Lord, a life that is a blessing to others, a life that is lived, spending it on things that really matter. Kasi ang daming choices sa buhay eh. Ang ayaw natin yung nabuhay ka ng matagal, pagdating sa dulo, puro kasama ng loob, puro kagalit, puro kapagkainis. Ang gusto po natin is we look back and we say, that was a fruitful life. Thank you, Lord. Makabuluhan, mabunga ang buhay. Salamat, Panginoon. Dahil binigyan mo ako ng gabay kung ano po ang kapasyahan. Kaya ang assurance naman sa atin ay ito. If you go to Proverbs 3, verse 5 all the way to verse 7, ang sabi ho rito, Proverbs chapter 3, verse 5 to 7, very familiar po ito sa marami sa atin. At madalas nating nadidinig na ipinapayo no, sa mga bata-bata. Ang sabi ng passage, trust in the Lord with all your heart. Do not depend on your own understanding. Seek His will in all you do, and He will show you which path to take. Do not be impressed with your own wisdom. Instead, fear the Lord and turn away from evil. Ang ganda, no? Kaya kung tayo po ay magtutuon sa kung ano ang tama, ito po ay para sa ating kapakinabangan. We will not look back and regret our decisions, but rather we will look back and say, thank you Lord, that was a good life. Diba? So sana po ay naging meaningful ang episode na ito para sa bawat isa. Muli, ito po ang inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo. Pansamantalang nagpapaalam,
at nagpapaalala sa bawat isa na ang buhay na ginagamit ng husto at wasto ay walang pagsisisi pagdating sa dulo. God bless po sa inyong lahat. Iyong napakinggan ang Kamalayan. Para sa iyong mga tanong, komento at suhestyon, mangyaring bumisita sa ating Facebook fanpage, Kamalayan FEBC, o mag-email sa kamalayan@dzas.febc.ph.